Sa likod ng mga natatagong kabundukan ng Ilocos Sur, makikita ang isang lugar na tila may halintulad sa ganda ng Benguet at Mountain Province. Sa taas na higit pa sa pinakamataas na bundok ng Eastern Visayas, matatanaw mula dito ang talaga namang nakakamanghang mga tanawin ngayon lamang masasaksihan ng marami nating kababayan. Bakit nga ba may ganitong daanan sa ganitong lugar? Saang banda kaya ito makikita? At ano nga ba ang natatagong lihim sa likod ng mga naggagandahang tanawin? Sa mga ka-SFTV, welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw. Ay nandito po tayo sa bayan ng Cervantes dito sa probinsya ng Ilocos Sur kung saan makikita itong Bessang Pass. Halina at ating bisitahin at silipin ang isa sa pinakamakasaysayang paraiso na makikita sa ilagang bahagi ng Luzon. Ito ang Bessang Pass, ang natatagong paraiso ng Ilocos Sur. Yan, so good morning mga ka-SFTV. Nandito po tayo sa Sagada, kung saan kami nagstay ng overnight mula doon sa Halsima Highway. So pababa po ako ngayon dito sa Treasure Rock Inn and Resto Bar. Yun po yung Treasure Rock. At mula doon sa bungad nitong kalsada ay maglalakad lamang po kayo ng mahigit 100 meters papunta dito sa Treasure Rock Inn. Ito yung pinakaalas nitong Treasure Rock Inn kasi makikita mo dito sa harapan yung mga puno ng pine trees at itong rock formation sa gilid ng bundok. So, ayon po sa nakausap natin kanina, meron din dito mga hanging coffins. Pero dahil nga sa kakapal ng mga damo at syempre natabunan na rin ng mga bato, yun kaya hindi na makita ang mga hanging coffins dito. Bago namin lisanin ang Sagada, nag-ikot-ikot muna kami sa sentro ng bayan. Bagamat di kasing dami ng gusali na mayroon ng Baguio City, mapapansin naman dito ang dumaraming bilang ng mga turista. Habang ang ilan ay nag-i-enjoy sa pamamasyal, inumpisan naman namin ang aming biyahe papunta sa probinsya ng Ilocos Sur. Tapos ang ilang minutong biyahe mula sa Sagada ay narating na rin namin ang Tadian Mountain Province. Yun, so nandito po tayo sa bayan ng Tadian dito sa probinsya ng Mountain Province kung saan nag-stop over po muna kami kasi matatanaw natin mula dito ang buong bayan ng Tadian. Yun, so tanaw po natin dito ang ilang gusali, mga bahay at ilang mga establishmento na nasa sentro ng bayan. Bukod sa nakakabigahan ng mga tanawin, naging popular ang lugar na ito dahil sa sabong. Sa katunayan nga, nakuha ng bayang ito ang pangalan mula sa salitang tadi, isang patalim na ikinakabit sa mga panabong.
umaabot sa mayigit 2,300 feet above sea level. Ramdam din dito ang lamig na kagaya ng nararanasan sa ibang bahagi ng Mountain Province. Tingnan niya yung bato, nahulog. Kaya mahirap dumaan dito sa side na to. Mahirap dumikit sa mga ganitong bundok yun, no? Oh, nalaglag na bato. Napakadelikado. Tapos ang mayigit sa 4 na oras na biyahe mula sa Sagada, ay narating na rin natin itong Bessang Pass. Yan, so mula dito sa gilid ng kalsada, matatanaw na po natin yung mga monumento na ginawa para nga sa pag-alala sa mga nangyari dito sa Bessang. Yan, so alamin po natin kung bakit tinawag itong Bessang Pass. Pero bago yan, konting kaalaman po muna tayo. Itong Bessang Pass nga pala ay may taas na abot sa mayigit 1,500 meters above sea level. Yun, so kaya pala ramdam natin dito ang lamig ng hangin, yun. So dito, bago po kayo makapasok sa mini park na ito, kung saan makikita yung mga monumento, ay kailangan po nating magbayad ng 10 pesos kada tao. Yun. At kailangan po nating mag-register dito sa information center. Yun, so dito sa loob, mayroon pong mga shed, yun, kung saan pwede po kayong tumambay, tanaw ang napakagandang tanawin. Matatanaw po dito ang ilang kilometro ng kalsada, at bukod po dyan, matatanaw din po natin ang ilang bahagi nitong kabundukan na nababalot ng ulap. Ayon sa napagtanungan natin ay madalas daw magkaroon ng sea of clouds sa parting to ng Ilocos Sur. Kaya naman dinarayo ang lugar na ito, hindi lang dahil sa makasaysayan ng lugar na ito, kundi pati na rin ang magandang tanawing matatanaw dito. Bessang ay pangalan ng sityo na nasasakop ng Cervantes, Ilocos Sur. Dito naganap ang isa sa pinakamadugong labanan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at tropa ng mga Hapon. Makikita dito ang dalawang monumentong sumisimbolo sa pagsasanib puwersa ng dalawang grupo, mga puwersa ng guerrilla at United States Armed Forces in the Philippines sa Northern Luzon. Magkaiba man ang pangalan, lahat ng miyembro sa dalawang grupo ay purong Pilipino. Taliwas ito sa mga nakasulat sa ilang aklat ng kasaysayan na ang mga sundalong Amerikano ang nagpalaya sa ating bansa mula sa pananakop ng mga Hapon. Ang mga nasabing grupo ang naging susi sa paglaya ng maraming lugar dito sa Ilagang Luzon na sakop ng mga Hapon. Matapos ang mayigit 24 oras na pagkikipaglaban sa Bessang, nakita ang mayigit 170 na bangkay ng mga kalaban. Karamihan dito natagpuan sa mga maliliit na putas at kwebang nilikha ng mga kalaban.
dahil sa mas malakas na puwersa. Kaya mas mabilis na natalo ng dalawang grupo ang mga hapong nagkupli dito sa kabundukan ng Ilagang Luzon. Ang pagkapanalo sa bahaging ito ng Pilipinas, ang isa sa maituturing na pinakamalaking pagkapanalo na naitala sa kasaysayan ng ating bansa mula nang sumiklab ang pangalawang pandigdigang digmaan. Dahil naman sa mga kaganapang ito, kaya nauso at kumalat ang balibalitang dito makikita ang ilan sa mga kayamanang naiwan ni Yamashita. Nang humupa na ang tensyon sa lugar, ay ginawa na itong daanan ng marami nating kababayan na nagmula at papunta sa kabilang kabundukan ng Ilocos Sur. Nakita na po natin itong Bessang Pass ng Cervantes, Ilocos Sur at nalaman po natin kung bakit may ganitong atraksyon sa bayang ito. Sa ngayon, dyan lang po muna at samahan nyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.